Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. At ito ang magiging hudyat. Ha? At ito ang magiging pasya ng taong bayan. Ha? Bumaba ka na. Ha? Tanggal. Ginagawa po natin, pinaaalis natin, ha? Yung incompetent na leader, yung traitor na leader, ha? Yung nagbetray, ha? Sa taong bayan. Tinraidor po tayo. Pinaaalis po natin. Iba po yung sedition, pinababaksak, ibaksak ang gobyerno. Sedition po yun. Ha? Tanggal ka na. Ha? Hindi mo na kailangan mag-resign. Tanggal ka na. Pinabababa ka na namin dyan at ikaw ay tanggal na. Yan. Ito po yung kilos ng pagkakaisa, ha? Laban sa mga traitor sa bayan. Ha? Pababain at tanggalin. Bakit? Ha? Ano ba ginawa? Betrayal of public trust. Mga kababayan, September 21 ay ikinakasan ng Luksang Bayan na layon na itanggalin sa pwesto si BBM. Dahil sa pag-traitor niya sa taong bayan, isa itong malawakang pagkilos na nagkakaisang mga grupo na sukang-suka na sa pamumuno ng gobyerno ngayon. Kaya naman kung kaya po nating makiisa ay sumama tayo dahil para po ito sa bayan at sa ating mga Pilipino. Ano po ba itong Luksang Bayan? Bakit Luksang Bayan? Yan. Unang-una, ito yung panahon, ha? Na pagpapakita, pagpoprotesta, pagkilos, ha? Pagkakaisa, ha? Laban sa mga traidor ng bayan. Ang purpose dito ay pababain at tanggalin natin. Tanggal ka na, ha? You are fired. Sabi nga ni Captain Dado ng Pinoy Survivor, you are fired, ha? Ikaw, empleyado ka lang ng taong bayan. Kaya't dahil ayaw na sa'yo ng taong bayan, kaya't dahil ikaw, ha, ay nag-commit, ha, nag-betray ka ng public trust, eh tanggal ka na. Ha, tanggal ka na. Ha, hindi mo na kailangan mag-resign. Tanggal ka na. Pinabababa ka na namin dyan at ikaw ay tanggal na. Yan. Ito po yung kilos ng pagkakaisa, ha? Laban sa mga traitor sa bayan, ha? Pababain at tanggalin. Bakit? Ha? Ano ba ginawa? Betrayal of public trust. Yan. Yan po yung isa sa kanyang mga nagawa. Ayan. Kaya itong ano, babay na, ha? Alis na kayo. Ha? Itong September 21 na ito, talagang, ayan, magkakasubukan. Ha? Magkakasubukan, diyan, ha? Diyan ka na makakaranas ng dinanas ng tatay mo. Diyan mo na maiintindihan yung pagsasaya nyo. Sige, magsaya na kayo ngayon. Ha? I-enjoy nyo na. Ha? I-enjoy nyo na ang paglulustay. I-enjoy nyo na, ha, ang pag-aabuso. I-enjoy nyo na, ha, ang pangungurap sa mga opisyalis ng gobyerno. I-enjoy nyo na ang ginagawa nyong pananakot. Paninikil. Ha? Pang-aabuso. I-enjoy nyo na yan. Sapagkat, ha, malapit na. Sa September 21, narito na ang taong bayan. Nagluluksa. Ha? Nagluluksa. At dahil nagluluksa, galit ang taong bayan. Ha? Tamaan na ang tatamaan, masagasaan na ang masasagasaan. Buo na po, ha, ang pasya ng taong bayan. Ha? Para pababain at tanggalin ka. Ha? Sabi nga, you are fired. Ha? Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kayo kailangan. Ito na kami.
nagkakaisa na po. Ha? Ayun po. September 21, Sabado. Ha? September 21, Manila, Philippines. Ano po ito? Luksang bayan. Ang ginagawa po natin, pinaaalis natin, ha? Yung incompetent na leader, yung traitor na leader, ha? Yung nagbetray, ha? Sa taong bayan. Tinraidor po tayo. Pinaaalis po natin. Iba po yung sedition, pinababaksak, ibaksak ang gobyerno. Sedition po yun. Pero, yung pinaaalis yung leader, tinatanggal, ha? Inaalis sa trabaho, eh ito po ay responsibilidad, tungkulin, ha? Ng isang employer. Tayong sambayan ng Pilipino, tayo po ang employer. Ha? Itong si Marcos Jr. ay isang empleyado. Ang masakit nito, ang empleyado natin ay si Marcos Jr. Pero ang nagtatrabaho at gumagawa ng tungkulin niya ay yung kanyang asawa. Diba? Sobra, diba? Sobrang panloloko, pangbubudol, biro mo. Ang inihalal, ang kumandidato, ang ibinoto ay si Marcos Jr. Ngunit, matapos manalo, maiproklama, ha? Manumpa, ay iba yung nagtatrabaho. Kumpaga, may substitute, di ba? Eh, ang alam kong constitutional successor itong si Bongbong Marcos ay yung isang Sara Duterte. Ha? Yung Sara Zimmerman Duterte Carpio. Diba? Yun ang constitutional successor. Eh, itong si Lisa Marcos, eh, ano ang authority nito? Ah, eh, wala nga, hindi malaman kung saan galing ano yan eh. Kung saan galing yung ano, no? Kung anong kapangyarihan, ha? Ang taglay niyan. Kung bakit yan ang nasusunod sa pagpapatakbo nitong bansang ito. Kaya tayo nagkakaluko-luko eh. Ha? Kaya nga tayo magkakaroon ng ano, luksang bayan. Dahil nga iba ang namumuno sa ating bansa. Iba ang nagpapatakbo. Ha? Akala nga natin nun eh, ang yung inihalal ng sambayan ng Pilipino, yun na nagpapatakbo ng bansa, yun pala, iba. Kaya pala sinasabi, yung presidente natin ngayon, ha? Hindi yan ang ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Eh, sino? Aba, eh, yung ibinoto natin, wala, andun sa isang tabi. Andun sa isang sulok, pasinghot-singhot, panood-nood ng concert. Biro mo, saan ka ba naman nakakita? Ha? Nag-birthday? Ha? Umupa pa ng entertainer? Ha? International entertainer? Ha? Sa katauhan ng grupong Duran Duran. Oh. Ngayon, sinasabi, regalo. Regalo daw ng mga kaibigan. Eh, biruin mo, eh, violation po yan. Ha? Violation po yan, ha, ng isang nasa civil service, nasa serbisyo publiko. Violation po yan ng Republic Act 6713 at ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Ha? Biro nyo, yung isa, Code of Conduct and Ethical Standard. Ayun, ito yung RA 6713. Yung isa, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun yung RA 3019. Diba? Bawal, ha, sa isang kawali ng gobyerno ang tumatanggap ng anuman. Regalo. Yan, magkano yung duran-duran? Milyon. Sinong si Raulo, ha, ang maglalabas ng milyong-milyong piso na walang kapalit. Diba? Sinong si Raulo ang maglalabas ng milyong-milyong piso? Nakapwesto ka eh.
O di ba? Buti sana kung totoong regalo. Regalo nga ba? O galing sa pera nating mga taxpayer. Yan eh. Ang talong sa sambayan ng Pilipino. Yung bang ipinangbayad doon sa banda na duran-duran, ha? Ay totoo bang galing, ha, sa mga kaibigan niya? Eh sa pagkakaalam ko doon sa sinasabi kanina nung kausap ko eh umaabot sa mahigit 50 milyones ang talent fee nung bandang duran-duran. Mahigit sa 50 million. So, maaaring nga maging 59 million. O, di ba? Humigit kumulang 60 million. Naniniwala ka na ito ay regalo lang at hindi pera ng bayan? Isa tayo sa nangunguna para dito sa kilos ng pagkakaisa, ha? Laban sa mga traidor sa bayan. Kaya anong dapat gawin? Pababain at tanggalin. Bakit? For betrayal of public trust. Ha? Anong kailangan natin gawin? Ha? Ito yung ipagdiwang natin, yung luksang bayan. Pamumunuan, ha? O binubuo ng iba't ibang religious group. Yan. At iba't ibang mga non-government organization at iba-ibang mga grupo. Yan. May mga HOWA, yan. May mga TODA, may mga ano, iba-iba po. Iba't iba pong samahan. At yan, yako, talagang napaka ano nito. Ngayon pa lang, excited na po ako na ito eh talagang dumating na yung September 21. Sapagkat kahit ho ako eh, talagang na-overwhelm ako, no? Doon sa nakita kong response noong mga tao, noong mga leaders na dumalo doon sa leaders forum. Nakita ko talaga eh. At ito, yung mga grupo na ito ay nagtataglay, ano? Binubuo ng iba't ibang miyembro, maraming miyembro. Kaya hindi lamang isang religious group, so marami. Marami po, ha? May mga pastor, may mga bishops, yan. Iba't iba po. At talagang itong mga grupong ito ay kayang pumuno, ha? Ng lugar. At kaya nga ito inaanyayahan natin lahat. Ha, na makiisa na po tayo. Makiisa po tayo. Isang sultahan na lang ito. Ha? Kumbaga sa ano, isang anuhan na lang. Ha? Buuin na natin. Ha? Sama-sama na. Ha? Iisang kilos. Iisang pagkakaisa. Laban. Ha? Sa mga traidor sa bayan. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising. Bayan ko, gumising ka. Nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go mga kababayan. Marcos Bangag, resign na. Wala kang karapatang mamalagi sa Malacanang. Nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagkapulboronic mo. Kapal na mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. NSAID na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito kawars. At hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam, pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin, Malacanang, nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA.
Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?